pa lamang, fully booked na po ang mga biyahe papunta sa ilang probinsya sa susunod na linggo para sa Semana Santa. At mula po sa Araneta Center Busport, may ulat on the spot si Rida Reyes. Rida? Yes, Connie, para sa mga kababayan natin na nagbabalak na bumiyahe sa bus pa uwi sa mga probinsya nila para sa Semana Santa sa susunod na linggo, siguro po'y mas makabubuti na ngayon pa lamang ay magpa-reserve na tayo ng ating mga tiket dahil sa impormasyong ating natanggap ay nagkakaubusan na raw ng mga tiket para sa mga biyahe ng bus simula ang ngayong weekend. Katunayan, ayon dito sa ticketing office ng Araneta Center Busport na ating kinalalagyan ngayon, fully booked na raw, Connie, ang mga biyahe Bicol at Visayas para sa April 11 na ngayong Martes. Samantala, kakaunti na rin ang mga slots para naman sa mga biyahe ng air-conditioned buses para naman sa April 8, Sabado hanggang April 10, Lunes. Ang mga araw na yan, Connie, ay inaasahan nilang pagdagsa ng mga pasahero na magsisipag-uwian sa kanilang mga probinsya para sa Semana Santa. Handa naman ang pamunuan ng terminal sa kanilang mga bagong pasilidad para sa inaasahang buhos ng tao. Ikinatawa rin, Connie, ng mga pasahero ang malinis at malamig at ang organisadong service system dito sa bagong Busport. Okay lang daw ang ilang oras na paghihintay dahil komportable naman ang kanilang pwesto. Samantala, punta naman tayo doon sa Araneta Center Bus Terminal. Normal pa rin ang biyahe ng mga bus sa katabing Araneta Center Bus Terminal at marami na rin ang nagpa-reserve ng mga tickets para tiyak na hindi raw sila maubusan kaysa sa mismong araw na babiyahe pa lamang sila bibili. Yung siksikan, saka yung kahirap magsumakay. Ang dami kasi namin, walo kami eh. Iniiwasan niya. Oo. Puno rin yung mga aeroplano. Wala, fully book lahat. So, dito kami nagpunta. Connie, nasa 8,000 pasahero ang in-expect na daragsa dito sa dalawang terminal ngayong Semana Santa. Yan ay doble kumpara doon sa nasa 4,000 lamang na bilang na naitatala nila sa ordinaryong araw. Pero kung sakali man daw, Connie, na maging full booked yung mga biyahe ng mga bus hanggang sa susunod na linggo, hindi naman daw dapat mag-alala dahil meron naman daw mahigit 1,000 na mga special trips na inalot ang LTFRB para ma-accommodate daw yung mga pasahero na maaari pang pumunta rito para umuwi sa kanilang mga probinsya. Connie? Yes, Rida, meron na bang ngayon pa lamang na mga itinalagang mga help desk para doon sa mag-trans passenger para maasikaso sila ng husto? Lalo na, no? Alam naman natin, karamihan sa mga umuuwi sa probinsya ay talagang minsan talaga nagbabaka sakali. Depende na lang kung sila ay makakapag-leave ng maaga-aga sa kanilang mga trabaho. Tama yan, Connie. Alam mo, meron na dito talaga naka-standby na desk na talagang ang kanyang trabaho lang ng tatanggap dito ay yung mga trans passengers na naubusan na dun sa mga araw na sinabi ko kanina, that's between April 8 hanggang April 11 na fully booked na raw. So naka-standby na yung mga special trips pa na pwede nilang ipa-reserve ngayon pa lamang, tapos pwede muna silang umuwi sa mga bahay nila, babalik na lamang sila dun sa mismong araw ng kanilang trip. So parang ganyan na yung naging system ngayon para mas convenient na, at para kasi before daw sabi nila at napaka-traumatic ng experience nila na sa mismong araw sila pupunta rito para bumili ng ticket para dun sa trip nila sa mismong araw. Ang nangyayari, wala na silang inaabutang trip. So wala na silang inaabutang biyahe. So para maiwasan daw yan, inaagahan na nila ngayon a week before yung actual trip nila, nagpupunta na sila at nagpapalista na sila. Connie? Para sa serbisyong totoo na rin, ano, bilang nakikita natin high-tech na itong Araneta Center Busport, meron bang website naman para doon sa gusto mag-check, ano, online? Yes, Connie, meron daw silang sa website daw kung saan pwede magpa-reserve kagad ng mga tickets. Yan daw yung kagandahan dito sa Busport. Kumpara naman doon sa lumang terminal na nandun dito sa katabi, na yun kasi ang kinikater lamang yung mga ordinary trips lamang, yung walang aircon. So sa ngayon, dito muna sa mga air-conditioned buses ang pwedeng i-cater dito. Pero hindi magtatagal daw, ililipat na rin lahat ng trips sa ganito kagandang pasilidad na sa totoo lamang, Connie, ay very impressive dahil air-conditioned at hiwalay yung mga iba't ibang designated rooms. Kaya kapag pumasok ka dito, ay hindi ka naman malilito kung saan ka pupunta dahil
dahil may proseso pati doon sa actual boarding mo na sa bus. Connie? That's good news at least, ano, para lalo na doon sa mga mag-chance passengers at maghahantay talaga na medyo matagal-tagal. Maraming salamat sa iyong update sa amin, Rida Reyes.